ating punong lungsod ng Pasig, mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Sotto. Magandang umaga po sa inyong lahat sa ating Division of City Schools. Sa pumuno po ni Ma'am Evalu, sa inyo pong lahat, magandang umaga. Naalala ko po noong Marso, bago magsimula ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, ang pinag-uusapan lang natin noon ay kung magsususpindi ba tayo ng klase. Ang pinatawag po kami sa Malacanang ni Presidente, yun yung isa sa mainit na issue nung panahong yun. Hindi naman po natin na-predict na talagang ganito yung mangyayari. Naaabot sa libo-libo ang kaso ng COVID-19 sa ating lungsod. At again, yung pinag-uusapan namin doon at pinag-uusapan natin ni Ma'am Evalu, magsususpend ba tayo ng klase? Pagkatapos na, ang dami na nangyari. Dumating ang Enhanced Community Quarantine, pati mall, lahat ng establisimento, maging ang City Hall ay pansamantalang sinara muna. Dumami ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa, sa buong mundo. At ngayon, nandito na po tayo. Pagkatapos nating magtayo ng COVID Referral Center, magtayo tayo ng Contact Tracing Center, at ang ating mga paaralan ay naging isang mahalagang instrumento din sa laban natin sa COVID-19. Kaya ako po ay sa ngalan ng lokal na pamahalaan ng Pasig ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Department of Education sa inyong tulong at suporta at pakikiisa sa ating programa laban sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyo. At ang mga paaralan nga natin mula sa Rizal High School na kasalukuyan natin ginagamit bilang isang centralized quarantine facility. Alam niyo, kung wala yung Rizal High School, ay naging times 5 siguro ang hirap natin sa COVID-19. Dahil naging maayos po pati yung logistics natin sa centralized quarantine facility, dahil iisa lang po ang pinagdadalhan natin ng mga positibong kaso, ng mga positive sa COVID-19. Naging talagang malaking ginhawa sa ating laban kontra sa virus na ito. At pati yung mga ibang schools natin na ginamit natin bilang evacuation site nung nagbagyo, yung mga school na gagamitin natin bilang vaccination site. Muli po, wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat po sa inyong tulong at kooperasyon. Again, times 5 po ang hirap ng COVID-19 kung hindi po sa kooperasyon ninyo. At nabanggit nga po ni Ma'am Evalu yung mga laptops, yung mga tablets, dahil itong distance learning or blended learning, isang malaking pagsubok din yan. Maraming bago sa ating lahat. Maraming bago para sa amin sa lokal na pamahalaan, maraming bago para sa inyo, sa SDO, na maraming bago para sa mga magulang, maging sa mga mag-aaral natin. Sunod-sunod ang pagsubok sa atin ng nakaraang taon. At hanggang ngayon, 2021, ang dami pa rin pagsubok. Yung transition natin to blended or distance learning, sinubukan natin gawa ng paraan na maging smooth yung transition. At kahit papano, naibsan yung hirap na mga mag-aaral natin, mga magulang, pati ng mga teachers, pati ating mga guro. Ano kaya nung nalaman natin na magiging distance learning na talaga or blended learning yung bagong school year 2020-2021, ay sinigurado po natin na magkakaroon tayo ng makakabili tayo, makakapag-procure ang ating lokal na pamahalaan ng mga learning devices para sa ating mga estudyante. At siyempre sa tulong po yan ng ating sanggunian panlungsod. More than 1 billion po. Kasama po, kung isasama po natin yung cost ng mga license, yung mga video production ng ating mga artistaheng teacher, at marami pang iba, ay nasa humigit kumulang 1.3 billion pesos ang ginastos ng lokal na pamahalaan. Pero kung titingnan niyo po, yung mga costing natin ay halos pareho sa market price. Minsan mas mababa pa nga. Testamento po yan sa mga pagbabago at reforma natin
sa public bidding at procurement sa ating lungsod. Di ko na masyadong mahabain pa. Muli po ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating Division of City Schools, mula sa ating school superintendent hanggang sa mga principals, sa mga teachers, maging sa mga non-teaching staff natin. Ay patuloy po tayong magkaisa, patuloy tayong magtulungan. The next school year, marami tayong bagong programa o hindi man bago na programa. Ipagpapatuloy natin lahat ng ginagawa natin para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigienyo. Maraming salamat po. Adjourn na po tayo.